So nung in-invite na ako, 'di ba, to become a part of Mojofly. Tinanong muna nila ako, "Meron ka na bang songs na naisulat?" So para naalala ko, meron akong notebook. Tapos pinakita ko, tapos parang, "Oh, sige." Nag-set kami ng isang recording session. I played all the songs na pinitch ko sa kanila isa-isa. Dala ko lang gitara at saka notebook with all the songs na nasulat ko. Makikinig si Ricky, ganun. Tapos parang, okay, next. Parang gano'n, parang nagpapa-audition. Yung mga nagustuhan lang niya, yung ire-record, gano'n. Naalala ko, grabe, sobrang kinabahan ako at that time. Kasi parang, first time, parang feeling mo, gino-judge talaga yung mga kanta mo. Nasulat ko lang yung mga yon for my own, ano lang, pleasure, diba? Tapos parang paparinig ko sa mga friends ko. 2003, yon. Mata was one of the songs na na-pitch ko. Yung kantang Mata, parang siya yung nag-remind sa akin na meron akong isang bagong pamilya outside of my own family. Kasi, yun, nung na-meet ko yung mga kabanda ko. Alam niyo yung pamilya, yung minsan nagtatalo-talo, pero after magtalo, biglang mas nagiging close. And ganun yung relationship namin, ano, naging banda. Tsaka, kami lang yung bandang nagbubull session. Alam niyo? Kaya naging mas nagiging tight kami kasi may mga ganun kami. Hindi kagaya nung ibang iniipon na lang. After nung, kakunyari, merong ang na-feel sa iba, iniipon mo lang, tapos sa huli, sa sabog. Kami, yung sa amin, pinagmimitingan namin. So, yun yung maganda. So, yung Mata, parang yun, nagiging reminder lang sa akin na, ano, na meron akong family na, which is yung Mojofly. Mata and the band Mojofly, you can't really separate one from the other. You easily identify the band with the song and vice versa. So on the one hand, I'm very grateful for this song related to what Mark said because it's part of the reason why the band has this kind of longevity and we're still able to perform and do gigs and write new music. So thank you, Lougee, for that song. Also, like what you guys said earlier, we've been together 10 years now. And for myself, it's actually the longest I've ever been in any band. And I've been in a bunch of different ones. So it does also remind me of family and the family that I've come to know with my bandmates as Mojofly. So yeah, Mata will always be a very special song. Yun yung bumuhat sa Mojofly. Kasi ako noon, hindi ko naman kilala yung Mojofly kung di dahil sa Mata eh. Mata yung nagdala dun sa banda noon. Mm. Kasi parang ano eh, si Kichi yung talagang ano eh, songwriter ng banda, di ba? Talagang sumusulat siya. Feeling ko kung hindi niya rin iniwan yung Mojofly noon or hindi siya nag-solo, ano rin eh, yung mga songs niya, magiging identity nung Mojofly. Pero nung ano siya, nung si Lougee, talagang napanindigan yung banda. Talagang medyo mahirap na spot yun eh. Lagi naman eh, na parang ikaw yung papalit sa original na singer, kailangan mapanindigan mo. So yung Mata, yun yung nag-stand out dun sa songs nung album na yun. Kaya meron pa ring Mojofly hanggang ngayon. Parang mas talagang totoo namang nagbigay ng ano eh, ng ano, pangalan sa Mojofly is yung Mata. Feeling ko nag-stand out sa akin yung humility ni Lougee. Kasi all throughout the interview, you know, you'd never hear her say na technically maganda yung Mata. I mean, the bandmates would say it, so many great things about her. But she would always, you know, maybe refer her success to luck, that it got chosen because of luck, that people liked it because of luck, and would attribute it to the people around her, like the bands that paved the way, the bandmates, diba? Parang everything was siguro centered around teamwork when she was really the one who wrote it. Great opportunity comes to those who are prepared. She also mentioned about timing. Mm-hmm. And magkasama yun eh, no? Paano mo kasi malalaman yung tamang timing, diba? So, kailan magbubukas yun? So, maganda na prepared ka. So, but when the timing was there, the door opened, and she was prepared. And so, kaya yun sinasabing tama yung timing. It's not really dun sa time. It's just that meron siyang ihahain.